Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading para sa araw ng June 5 to 11, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate. Maaring hindi, just take what resonates. Kaya pinapayuhan na panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. At kung kayo hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. Ayan. At promote ko lang yung bago kong pinagkakaabalahan ngayon. Kung kayo interesado na bumili ng quality pre-owned cars, yan. Open for cash and financing po yan. Low mileage ang mga units natin. So, i-message nyo lang ako sa Facebook page. Merong Facebook page na ilalagay ko dyan. Link sa description para i-message nyo ako just in case you are interested. Okay? So, let's see, Taurus. Oy, Wolf. Wolf is awakening your wildness. Unapologetic. Okay? And wise and purposeful. So, I think ngayon, Taurus, parang Wala na kayong pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa inyo. Mm-mm. Basta ang importante sa inyo is kayo ay nagpapakatotoo sa inyong sarili. Oo. At nagpo-focus kayo sa ikauunlad ng inyong buhay. Sa inyong sariling happiness. Oo. And also you have Gazelle. This is changing direction. Siguro kasi meron kayong mga bagong mga gustong tahakin sa buhay. And may mga tao na pwedeng hindi sila approve sa ginagawa nyo or gusto nyong subukan. This can be the people na malapit sa'yo, your family or your friends or your followers, yung mga acquaintances mo. Oo, na pwedeng may mga plano ka. Halimbawa, magbabago ka ng branding mo. No? Maraming ganyan eh. Yung mga social media influencers, and then they will change their branding or mag-change sila ng career path, ng business, ng trabaho. And siguro yung iba sa inyo dati natatakot kayong may baguhin kasi iniisip nyo na baka hindi matanggap yung mga changes na gagawin nyo ng iba. Pero ngayon, keber. you don't care at all na. Kasi ang importante sa'yo is gusto mo yung ginagawa mo, nag-enjoy ka sa mga pagbabago na gusto mong gawin sa buhay mo, no? Kasi I know for some Taurus, ano talaga sila bilang mga fixed signs, mahirap na magkaroon ng change for you, okay? Pero the moment na may binago kayo, talagang sigurado kayo doon sa pagbabago na 'yon. And ngayon, itong changes na to, you don't really care kung ano na yung sasabihin or opinion ng ibang tao para sa inyo. Okay? Because you know what you want. Yan. Aquarius energy collaboration. Yes, you might be working with some people or mga importanteng tao sa buhay mo na may parehong disposition sa'yo, parehong paniniwala, no? Parehong ideas. So, mga great minds to eh. Venus, beloved. Venus is the planet of love, harmony, and also money, material things. Okay, so I think for you want to grow. Gusto mong mas paunlarin yung sarili mo, and at the same time, magkaroon din ng improvement yung physical appearance mo. Gusto mo na may i-enhance, no? For some of you, siguro yung iba sa inyo gusto magpaayos ng anything na gusto nyo i-enhance sa inyong sarili, no? Sa physical na pangangatawan ninyo, sa appearance ninyo, and some of the people around you are not, hindi sila sang-ayon. Pero alam mo sa sarili mo na doon ka mas magiging masaya, doon ka mas magiging confident, so why not, 'di ba? Oo. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. As long as wala ka natatapakang ibang tao, 'di ba? Kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, kung saan ka mas magiging confident, go for it. Yung iba sa inyo, matagal na kayong nagtimpi. Matagal na rin yung hinintay ninyo. And para sa inyo is, ito na.
ito na yung time na dapat nyong gawin. You also have the moon, ayan. And also, I think nararamdaman nyo sa sarili nyo na this is the right time for you to do this. And I think may mga pagkakataon rin na parang you feel a little sad dahil may mga taong hindi supportive sa mga gusto mong pagbabago. Yes, with the Five of Swords here, parang nagkakaroon pa ng pagtatalo or conflict around you. But, you know, sabi nga nila, damn if you do, damn if you don't. So, might as well do your own thing. And be happy and be open to new experiences. So, itong Four of Wands na to, makikita nyo, may bagong, may pinto na nagbubukas, oh. Mm-mm. So, it's like you are being led to that new experience, to that new direction. Okay? Something na magpapasaya sa'yo. Kasi yung Four of Wands is also about celebration, stability, and happiness. So, I think for you, Taurus, yan yung priority nyo. To be happy. Mm-mm. To be happy. Yes, oh, look at that. Confidence. You are fearless. You are passionate. Determined ka sa mga gusto mong i-pursue sa buhay. And you also have broken vase. May mga ma-overcome ka ng mga crisis. May mga pagkakataon talaga na maaring yun nga, meron kang mga ikakat na connections. May number 5 dito. Number 5 is also can be conflict or competition sa paligid mo. And you might feel disappointed dun sa mga tao na akala mo supportive sa gusto mong gawin, but eventually na-realize mo na hindi pala sila talaga totoong supportive sa mga plano mo. And that's fine. Sometimes, ganun talaga. As long as you know what you want, diba? Yun yung importante. Yes, nagmamature ka na. You are becoming more mature in handling your finances. Taking responsibilities are exciting. It's time to be dependable. Mm-mm. So, may challenges sa finances, pero alam mo kung paano to i-handle. Kasi mas mature ka na ngayon. Mas responsible ka na ngayon. Some of you are also talented in writing and content creation. So, yung iba sa inyo rito, maaring may pinagkakakitaan kayo sa social media. Ayan. Or sa YouTube. Creating contents, no? So, meron ka rin powerful influence sa ibang tao. And yun pa lang, ano na yun, yung influence mo, power na yun. Kasi, like for example, may mga, kahit mga celebrities, di ba? Meron lang silang i-promote or makita lang natin na meron silang ginagamit na isang product or services. At gusto rin natin na ganun, di ba? No? Para sa iba. Oh, so, yung iba sa inyo, ganun kayo. Na pag meron kayong ginagamit na isang bagay, pag nakita ng friend nyo, gusto rin niya, or kung sino man, lalo kung may mga followers kayo. So, you can collaborate with some brands, partnerships, ganyan. Oh, diba? May abundance. Your needs are all met. Sa relationship, ha, yung iba sa inyo, kahit single kayo, wala kayong karelasyon. Kayang-kaya nyong panagutan yung inyong sarili. Oo. And also, may friendship dito. So, you have friends to support you. So, may mga, syempre, meron mga, again, sa mga gusto mong gawin, meron ding mga taong supportive sa'yo. So, doon ka na lang mag-focus sa mga nakakaintindi talaga sa'yo. Diba? Doon talaga sa totoong nagmamahal sa'yo at handa kang supportahan sa mga plano mo sa buhay. Kumbaga, yung mga true friends, ganyan talaga. Sabihin nila na, you know, ito yung mangyayari. Pero, syempre, at the end of the day, ikaw pa rin may decision yan. Basta nandito lang kami, o, diba? First quarter moon in Pisces. Honor your feelings. Ayan. So, mas magiging connected ka sa nararamdaman mo. Hindi mo i-dismiss yung feelings mo. Kung malungkot ka, masaya ka. So, you are going to feel that. You're going to celebrate that. Kapag masaya ka, they would know. People would know na masaya ka. Kapag naman malungkot ka, may karapatan kang malungkot, may karapatan kang umiyak, pwede mong iiyak mo lang yan. Hindi mo kailangang i-dismiss yan. Dahil valid yung feelings mo. Kahit ano pa yan. As long as talagang nararamdaman mo siya deep within your heart.
honor your feelings. Okay, so that is your reading, Taurus. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again.